mainit or intense yung laban ng magaganap ngayong game to. At ayun, hindi na natin patatagalin. Claw Esports versus RRQ para sa red side natin, RRQ. 8-4 for the Valier, Albert naman for the Lance. Win for the Cupra. XOXO para sa isang Hilda and Skylar naman for the show. At sabi lang banda naman dito mga kaibigan, Claw Esports nag-ahabol sa puntos. DJ for this Atlas, Rex 69 naman for this Johead, KSO for this Farsa, Echo for the Belmond, and Loser for this Hayabusa. Ladies and gents, eto na. Kumuha na lang din ng buff ang Hayabusa. On the other side, hindi pa nahawa ng buff ang isang Lancelot. Pabilisan lang din naman sila din mag-level if ever. Pero yun nga lang, Lido Wanderer, kukunin na ng RRQ. First blood has been taken kagad ng RRQ. Hindi ko napansin yun, ha? Kasi na-focus ako dun sa ano, sa Lito Wanderer ni ano ni Lancelot, pero sa ibang banda patay na rin pala ang Farsa doon. Real quick, ha? Speed nako, lang. Na-invade pa. Mainit-init. Yan nagkatalo. Sinusulit na ng momentum yung RRQ na nanalo kami, pero nako, hindi pa tapos yung laban natin. Valir, napatay na naman na si Rex natin doon. Nako, kapag ka nagtuloy-tuloy yung pagiging aggressive nito, mahihirapan ngayon yung Claw Esports. Lalo na si Hayabusa na makapagpa-farm knowing na nakuha na ng RRQ yung jungle ng Claw Esports. Exactly, no? So, for that, ito na, kung kayo pala nilang kukunin yung pansarili nilang ano, pansarili nilang jungle, no? So, delayed. Madedelay si Hayabusa natin doon. Pero tingnan natin, mas naunang nakapagpa-level ngayon na si Cho compare kay Johead. Pero nako, munti ka na. Kala ko, dadahamay pa eh. Kala ko, madadahamay pa siya eh. Si Cho doon eh. Mabibigyan pa ng isa. Pero tulad lang din ng game number 1, napaka-dominante ng RRQ for the early stage ng game. Nakita din natin dito na yung Hayabusa hindi natin mararamdaman so far. Dahil na-delay siya ng konti against this Lancelot. Unlike Lancelot, na dire-diretso na siya sa kanyang objective. Oh. Mm-hmm. Eyes on the prize na. Meron na siyang pattern na sinusundan na isulat niya yung kanyang gagawin ngayong game number 2. And for Hayabusa, na-drawing din niya pero binura. Yung kalahati ng kanyang daan. No? So, well, parang ito yung magiging strat na nakikita ng RRQ. And knowing kasi na malakas din na ang loob ng RRQ mang invade, it's because of the Valir. Pero kita mo dun, Kuya Zuzo, hinahabol si Kuya DJ natin doon. Ang tanong, mapapatay nga ba siya? Pero ayun na yung backup ng team ng Claw Esports. Pero nako, off-cam kill doon sa may top lane natin na napatay si Kuya Rex natin. I think diretso objectives to para sa isang show. O hindi, nag-cut na lang daw naman ng lane. Oo, nako po, alaban pa din. Dito sa bilang banda, si Loser Kid X. Nako po, ayun, patay ang Hayabusa for the first time. 5-0 agad. Ang lamang naman dito ng RRQ. Parang no game number 1 lang. Pero Echo dito, the MVP Balmond. Laban na, may ulti yan. Pwede bagsakan ng isa. Pero wag na lang. Kasi doon yung mga tropa ng RRQ taking down a turtle and the tower has been destroyed din by Kuya Skylar na rin dito. Oo, nahihirapan na ngayon ang Claw Esports sumagot sa pagiging aggressive ng RRQ. And tingnan natin yung top lane natin, nakaabang si Win doon sa may bush. Same with Rex, so tingnan natin kung paunahan nga ba or itutuloy. Oh, lalaban pa ata din dito. 0-5 ang ating score. And so far, so good for RRQ. Wala pa silang death. Papasok si Albert dito sa ilalim ng torre ng Claw Esports with a killing spree. Another one si Echo. Pwede madamay dito. Si MVP Balmond. Pero uy, nako. Basketball yan. Basketball ano yan. Basketball jersey yan. Si Kuya Balmond natin. So for that, yun nga lang. 6-0 na agad no ang RRQ dito. For Claw Esports, nice stun lang German with Way of the Dragon. Another one. DJ ba, matadabing for the 7th kill of RRQ. Naku po, malakiling machine 2. Pero laban pa, mega kill naman din. Here comes Farsa to back up. Pero feather airstrike sa Albert, tatama. Good stopping power for Farsa. At least ngayon, hindi na siya makukulit-kulit dahil bawas ang buhay ni Lancelot. Pero wag lang siya mahuhuli ng isang Kufra sa middle lane, sa top lane. Ganun din. Naku po, Skylar dito. Gustong pumitaas ng isa. Meron ako kasama Valir, lalaban pa. Pero naku po, Way of the Dragon. Hindi, cooldown yan. Pop. Ito na. Ibinigay. Pero nako, yung minion waves at yung karoon pa tayo ng off-cam kill doon sa may mid lane. Gusto pa atong umisa nung Lancelot natin pero nakatakas si Kuya Hayabusa natin. Pero doon sa may top lane, killing spree na yung ating Valir. Uh-huh. Pero nako, kada linya natin, Kuya Sus, may nangyayaring ganap talaga. Monster kill bro, na para sa isang Lancelot. Nako, na sandwich gameplay pa si Kuya Atlas natin.
Gravity, my friend, mga besties. 0-11 ang ating score ngayon dito. Sobrang dominante naman sila ngayon for this game number 2. Hilda is really Hilda versus Balmond. Kita nyo naman, Hilda, napaka-pasok na pasok, no? Hindi wala nga lang siyang kill, okay lang. Kasi, kasi hindi niya pinanlalasit yung ulti niya. Pero grabing damage output ng ulti ng isang Hilda. So, kada assist or kill niya, lalo pang sumasakit. So this time, meron na siyang 5 stacks yata, if I'm not mistaken, pagkakasama yung assist. So, laban lang din. Ito na. Naku po, dapat 1-on-1 lang eh. Pero, okay lang. Sige, nagtawag ng kuya. Ito pa, mayroon din akong tank na padating. Naku po, pero yun lang. Assassin, nandito na rin. Lalaban pa. Naku po, si Echo dito. Tinamaan ang Tordorus Lawin at Godlike pa for that Lancelot. Pasok in naman din, mga kaibigan, para kay Kuya Win. Ito na, double kill para kay Albert. Ay, triple kill pa. Ito, gusto pang magmanyak, mga kaibigan. Pero, wag na muna. Disengage lang din. Tao ay na daw sa tatlong kills. Sapat na. Solo lahat ni Kuya Albert natin, no? Damage is real, 9-0-1. Naku po. Knowing, Kuya Sus, na 6 minutes pa lang yung game time natin, pero 0-14, pabor na pabor dito sa RRQ, tas hawak na hawak na. Kita mo yun, Kuya Sus, hinabol pa under the turret ni Lancelot si KSO doon. Naku, nahabol pa ata si Johit. Double kill na, mga kaibigan, para kay Albert. Gravity, this Lancelot, mga pre. Oo, pressure is real. Wala pang kill, ah. Ang Claw Esports, even one. So, for the record, ang pinaka nakita kong gap na walang kill, umabot 22 kills. Secret. Tapos lahat ng kills. Oo. Na kay Lancelot pa, Kuya Zeus. O yun pa, hindi naman lahat. Kumbaga 11 na in the Cavalier. 11 kills dito. So, aray, naku po, pasok in na naman, mga kaibigan, para si Kuya Win. Lalaban sa dalawa, pero naipagkulitan lang pala. Feather Airstrike dito para kay Farsai. Papalag na, pero walang mamamatay. On the side of RRQ, Echo lang dito. Si Kuya Balmond lang muna ang nabigyan ng isa. Hindi, ang ganda na ginawa ng RRQ doon, hindi na nila tinipid eh. Kung ako kayang patayin eh, di patayin. Diretso. Oo. Sabay disengage pero, na lang. Oo, di ba? Tsaka Kuya, sa hirap na rin talaga gumalaw yung Claw Esports eh. Hindi sila talaga makapalag sa clash because the damage is real, gaya ng sinabi natin. Pero nako si Cho, napatay yung isang Hayabusa. No, kapag ganun kasi si Hayabusa yung ayun, talagang natutuloy. Walang hirap. Ang buhay, mga kaibigan. Po, ubus, pati pantubos. Ubus. Eto na, 0-19. Ang score natin dito, sobrang clean sweep. Ito ang tinatawag na clean sweep, mga besties. Pero, oy, eto na. Ayaw na paisahin. Ayaw paisahin. Na-execute or na-pull off mismo ng RRQ yung ganung setup. Malinis. Malinis ang galaw ng RRQ. Ito pa, another one, mga kaibigan, to set up play para ay Kufra. Double kill talaga. Ayaw pa rin mabatay. Wala pa ding mamamatay dito on the side of RRQ. Ladies and gentlemen, 0-22, 8-minute game time pa lang tayo dito. Ito, papasok pa for the record ba na 23rd kill. Ayun na nga, naku po. 23-0. Ito na, pang 24-0. Ata! Yung mega kill na din, tower lock na. Ito nga, RRQ, grabe. Grabe.